Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wala ho. Napadpad lang kasi ako dito. Kasi ho, yung bangka ako natuyuan ng gasolina. Kaya... Balik sa bahay. Juanito ang pangalan ko. Balik sa amin sa bahay! Mga padpad, ha? Nililoko mo ba ako? Ha? Siguro hindi sa'yo ang bangkang yan, kaya hindi mo alam na wala na palang gasolina. Kaya nyo, oras na makapagkarga ako ng gasolina, aalis na ho ako. Saan ka kukuha? Saan ka magpapakarga? Kahit lumangoy ka maghapon dyan, wala ka makikita ng kargaan ng gasolina. Ako, malaki ko palang problema ito. Problema mo? Hindi sa akin. Hoy! Ang lola mo! Nandun ho siguro. Tinignan kung may huli yung bitag niya. Eh, sino kinakahula ni Tigre? Eh,
May lalaki ho kasing napadpad dun sa may batuhan. Naubusan daw ho ng gasolina yung bangka niya. Lalaki? Sige, akit ka muna sa taas at huwag kang bababa. Bakit, Lola? Nininervyos na naman kayo. Talaga, ayoko may naliligaw dito. Mahirap na, delikado. Eh, mukha naman nung mabait eh. Tsaka, bata pa ho. Parang kasing edad ko lang. Anong bait-bait? Ngayon mo lang nakilala eh. Bait-bait ka agad. Ko, ang higpit yata ng bilin ng mga magulang mo. Na huwag kang basta magtitiwala sa mga sino mang Herodes na makikilala mo. Apo kita, Ramona. Atung kulang ko ang pangalagaan ka. Hindi ka na bata. Dalaga ka na. Ngayon, kung hindi mo nagugustuhan ang paghihigpit namin ng lot. Oh, Ramona! Saan ka pupunta? Ramona! Nay, Itay, totoo ba? Bilin niyo sa lola? Ikulong ako? Lagi akong nag-iisa rito eh. Kalaro ko lang lagi. Itong aso ko, si Tigre. Kuya Ponching naman, madalang kung dumalaw. Malungkot dito eh. Siya nga pala, may napadpad na lalaki dito. Ang mabait naman. Bata pa eh. Ako? Kawawa naman. Nandun siya sa may batuhan. Nag-iisa. At ang berboy nagkatawang tao. Patunasa, sir. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, upang kami maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Kawawa naman si Juanito. Hindi kaya siya giniginaw doon? Ramona! Po! Ano ba nangyayari kay Tigre?
Miguel! Naririyan na naman yung makulit na matanda! Sinasabi ko na nga ba eh. Oh, eh mabibisita naman ang araw ko. Ikaw na lang humarap sa kanya. Talaga? Dederechahin ko na yung matandang yun eh. Sasabihin ko sa kanya, wala na siya maaasahan sa sadya niya rito. Sige lo, sabihin niyo na para hindi na bumalik dito yung matandang yan. Ngayon lang kita nakita rito. Taga rito ka ba? Hindi ho. Ano ginagawa mo rito? May pinupuntahan ka ba rito? Wala ho. Matagal ko na sanang gusto magpunta rito, pero abala ko sa aking peacemen. Binibisita ko pa kasi. Marami, malalaki. Pero huwag kayong maghalala. Pagbalik ko rito, meron kayong bangos, ginaing, boneless pa. Pero huwag kayong maghalala. Meron ako dito mga dilata. Galing sa aking grocery yan. Ibabaw nyo na dyan. Dyan. Yan, laking. Yan. Iwan nyo na dyan. Saan? Saan? Tiyan nga pala, si Ramona. Nandito kanina. E nasa na kaya yung batang yun? Bakit ba naman gano'n si Ramona, Miguel? Palagi na lamang niya akong iniiwasan na para bang may sakit akong nakakahawa. Pasensya na kayo, Mr. Sebastian. Bata pa eh, magulupang isip. Eh, wala pa nga akong kamuang-muang sa buhay eh. Tsaka, natural lang ho na mataranta yung bata. Eh, ang laki naman kasi ng agwat ng edad niyo eh. Ang ibig sabihin ni Senyang, kumbaga sa bangga, isang manibalang at isang laglag sa puno na matagal lang nabubulok sa pagkahinog. Miguel naman. Totoo naman ah. Hanggang kailan ba tayo maglulokohan? Honorable, sadya ko rito, Miguel. Handa kong pakasalan si Ramona. Ititira ko siya sa aking bahay. Aba, kung kailan lang namatay ang asawa mo, ha? Isang taon na. Pwede na. Ngayon, kung tutulungan lamang ninyo kung kumbinsin si Ramona, palagay ko magkakasundo tayo. Alalahanin mo, Miguel. Wala na akong tagapagmana. Ako na lamang nag-iisa rito sa Pilipinas. Ang mga anak ko, nasa Amerika na. May kanya-kanya na buhay doon. Hindi nga makalis eh. Kuwawa ka naman.
Ano pangalan mo? Ramona. Ako nga pala. Alam ko, Juanito. Matagal na ba kayo dito? Dito na ako'y pinanganak eh. Ang nanay at tatay ko, patay na. Lola at lolo ko na lang ang kasama ko dito. Yung may hawak na itak? Ah, si Lolo Miguel yun. Ah. Yung dumating dito kanina, yung may kasamang dalawa nakasakay sa bangka, yung malaki? Si Mr. Sebastian yun. Biudo. Madalas nga pumunta rito yun eh. Nakakainis. Bakit? Tanda-tanda na, naliligaw pa. Sa'yo? Pinipilit ba naman ako sumama? Pakasal? Ano ko, gaga? Tanda na nun, si tanda na ng lolo ko yun. Mukhang mayaman ah. Meron lang pala isdaan. Pinipilit ba naman ako? Ayoko nga. Ayaw din ng lolo Miguel. Pati nga ang lola ayaw eh. Sila ang nililigawan. So, paano kung makumbinsi sila na ipakasal ka sa matandang yun? Paano kung pilitin ka? Ay nako, magpapakamatay na lang ako. Sige ah. Bakit ka aalis? Dadaan dito yun. Ay, naku, naubos na yata ang pasensya ko sa inyo. Ano ba naman gugustuhin ninyo? Hindi kami. Ang gusto diyang importante sa amin. Long, nga pala ang kasabihan. Kapag ang kabayo tumatanda na, pues parang... Pues kahit ano pang sabihin mo, mananatili akong nagmamahal kay Ramona. Gusto ko siyang maging asawa! Kayo gusto niyo. Eh siya. Ang hirap nga ho eh. Hindi namin sakop ang damdamin niya. Alam nga namang talian namin siya sa leeg at ipahila namin sa inyo na parang aso. Ay, naku. Napakahirap niyo kausapin. Makaalis na nga. Galit na yata talaga, Miguel. Baka magwala. Subukan niya. Pag di gumulong ang ulo niya. Buisit talaga! Kinukuha mo sa maayos na usapan, ayaw! Gusto yata persahan! Boss, pwede naman natin gawin yun ah. Sabihin niyo lang ho, magdadagdag tayo ng isang tao. Hoy! Hoy, hoy! Sandali lang. Nandito ko pa pala. Baka pagbalik namin dito, abutan ka pa namin. Hindi naman ho siguro. Hindi naman ho magtatagal dito eh. Hoy, hala! Hoy! Ramona! Nakahain na. Ano pa ba ginagawa mo riyan? Mamaya na lang ako, Lola. Ano ba itong nangyayari sa atin? Nasa gubat na tayo eh. Sinusundan pa tayo ng problema. Titigil na rin siguro ang matanda. Dinerecho ko na eh. Tama ba naman kaya ang desisyon ni Ricardo at Luisa na dito na palaki yan si Ramona? Ayos naman sa palagay ko. Yun naman Kuya Ponching niya. Nagpaiwan sa poblasyon. Ayun. Tumanda na walang direksyon ng buhay. Pero hanggang kailan to, Miguel? Dalaga na si Ramona. Paano kung wala na tayong dalawa? Sinong titingin sa kanya?
Hindi ka pa kumakain, ano? Salamat, ha? Ako, sasabihin bang franchises lang yan? Tartado. Ramona! Siya yung kapatid na sinasabi ko sa'yo. Hello. Maganda ka nga pala. Aba, nasa lahi eh. Di ba? Nakita mo lang ng lola ko. Franchises lang yan. Pero, may napos na yan. Ikaw ka lolo. Asa po si lolo? Nandun sa taas. Pupuntahan ko lang ho. Sige. Lo! Aba. Lolo ko hindi talaga nagbabago eh. Lo, kamusta na ho yung rayuman nyo? Tratado! Kamusta ho, Lo? Eto, buhay pa. Matanda na sa konsumisyon. Lo, hanggang ngayon ba naman? Nangungonsumisyon pa rin kayo? Lo, wala na kayong problema. Tapos na. Ayun kasama mo. Di ba problema yon? Lo, hanggang bukas lang naman kami. Tapos, wala na. Hanggang bukas lang talaga, ha? Oo, tulog lang. Tulog lang, tapos, wala na. Wala kaya ka talaga ginagawa mong katayan itong bahay namin. Lo, iba ho, tulo. Buy one, take two, lo. Two, kukain niyo pa. Tratado, sira ulo. Kaya pati baboy ni Lola sa inyong mo, ayaw ipaalaga sa'yo. Thank you.
Sinitro na kayo, ah. Dalawang araw na hindi sinasayaan si Kimura ko, eh. Siya nga pala, bata. Maraming salamat sa ginawa mo kanina, ha? Matapang ka palang bata ka. Sabi mo kanina, alis ka na. Tutuloy mo ba? Oh, ano naman sasakyan? Anong alis? Dito na siya. Sabi ng lolo, dito ka raw muna. Taga saan ka nga ba? Sa Santa Ynez, Bari Malunga. Sabi mo sa akin, natuyuan ka ng gas, kaya ka napadpad dito. Spetsa ko, hindi sa iyo ang bangka. Bakit bata? Tumatakas ka? Nakadisgrasya ho ako. Nakasaksak ho ako, eh. Eh, hindi naman ho ako nagsimula ng gulo. Mga lasing ho, tsaka mga durog ho sa bawal na gamot. Nakatuwaan lang ho ako. Sino naman yun na disgrasya mo?
Hindi ko kilala. Nung ko lang nakita. Pero ang balita ko, mayaman ang pamilya nila, tsaka may impluensya. Kaya nga ho ako tumakas eh. Bala ko nga ho wala nang uwian. Ano naman ho magagawa ng magulang ko, mahirap pa kami sa daga. Kakampihan ho ba kami ng mga pulis? Papatay mo ba? Hindi ko ho alam eh. Naku, eh paano yan eh, di habang panahon ka pala magtatago. Dito ka na lang. Dito ka na lang magtago. Para may kalaro kami ni Tigre. Nasabit ka na naman. Hindi ka na nasanay. Hindi naman ako sa nagre-reklamo. Pero, puro kaliskis na ng isda ito. Nasa sikmura ako eh. Kaya mo, bukas, pag sumerte ako, baboy na mo. Bilibo ko sa inyo, Lolo Miguel. Tama ko sinabi nyo. Napakadali para sa inyo makabitag ng bawbida mo. Isa lamang yan sa mga nalalaman ko. At marami pa akong may tuturo sa iyo na magagamit mo sa oras ng kagipitan. Tuturuan nyo ako? Oo. Tarawisin muna natin to. Hinihintayin ni Lola sa inyo mo ito eh. Dika na. Ay kaya, tandaan nyo, walang makikialam dito. Akong nakakita rito. Kaya akin lang ito. Ano? Anak ka ng ino mo? Ang swabang mo?
Bakit mo susunuin yan? E hapa tayong pumalik sa bahay ng matanda. Ang lalaki niyong ulol. Kung di ko inunahan yung matanda, sana hindi na natin pinag-usapan ang bagay na yan. Tama na. Ang akala niyo ba libre na tayo? Nahayos kong malaman ninyo na meron pa tayong asunto. Silya Elektrika. Ikaw ang tinigil hayop ka. Sabit lang kami sa iyo. Mas matakaw ka pa sa aso. Ang hirap sa inyo. Ako na ako binabanatan nyo. Pumila rin kayo eh. Sinabi mo, hindi papalag eh. Eh kumanta. Lahat tayo, sabit. Huwag nyo nang pagtalunan yan. Mabuti. Nakatakas tayo. Bago tayo nadala sa muntin lupa. Tama yun. Mabuti pa, dito na lang tayo magtago. Sa palagay ko naman, walang tao sa pulong to eh. Eh kung makita yung bangkang ginamit natin. Hindi pare. Wise tayo. Pinalubog ko na kanina. Sige, dito na lang tayo magtago. Ano ang kakainin natin? Damo. Ha. Kamukhao? Kamping? Tandaan ninyo, ang kumuha nito, papatayin. Siya nga pala, Lolo Miguel. Yung baril ho ninyo, totoo ba ang tatlo ng bala nun? Naiputok ko ng isa. Di dadalawa na lang. Hindi naman akin yun eh. Kanino ho? Kay Ricardo, yan ang sirang ama ni Ramona. Ginagamit ko lang yan pang proteksyon sa mga mababangis na hayop. Ayun nga ho pala mga lalaki nakita natin kagabi. Sama ng mga itsura. Paano ho kung magawi sila dito at makita tayo? Yan na nga ang iniisip ko eh. Kayong dalawa, tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi, huwag kayong maglalabas ng bahay. Pati itong si Tigre, itali nyo lagi. Huwag nyo siyang pababayaan lumabas ng bahay. Bakit, Miguel? Delikado ba talaga? Di ba na nakahanda? Wala akong tiwala sa grupong ito. Ha! Gising! Ayaw niyong gumising, ha? Magsigising kayo! Gising! Ano ba? Hindi ba kayo nagugutom? Ha? Hindi tayo kakain? May makakain ba? Malaking gubat! Maghanap kayo kahit ano, kahit may hawa! Ahas! Kahit ano! Kahit unggoy! Babaeng unggoy? Wala! Ang chilling! Puro babae na sa isip mo! Ano? Makihan na kayo! Bakit ikaw? Hindi ka ba maghanap? Sumama ka! Ikaw? Hindi sasama yan. May pinipisang itlog sa puga dyan eh. Ganun ba? Oo. Ibig mo sabihin sa yung lahat ng alas na yan? At kanino pa? Hari! Sige! Sige! Aran, aran, aran! Thank you.
Delikado na tayo dito, Juanito. Sobra ka talaga! Wala kang inisip ng babae! Hinabol mo pa! Hinabi ko na sa'yo! Huwag mong pakikialaman! Bakit? Wala na. Mistado na tayo. Yan dayogdok na yan! Nakakita ng babae, hindi nakapagpigil. Hinabol ba? Babae? Oo. Nako, edi problema yan. Malaking problema. Halika! Ano yan? Anong gagawin natin sa babae? Hahanapin natin. Ay, kung may kasama siyang iba? Edi patayin natin lahat. Kailan? Pagtatagalin mabalas nito. Gusto ko sana, dumito ka muna. Pero sa kalagayan natin ngayon, kung gusto mo umalis... Dito ho muna ako. Di pa naman ho ako pwede umuwi sa amin eh. Sa bagay, matanda na ako. Hindi ka na inintindi ang sarili ko. Ay, naalala ko lang si Ramona. Napakabata pa niya para... Hindi naman ho tayo nakakatiyak kung lulusubin ho tayo ng mga taong yun eh. Iba ang pakiramdam ko noon pa. Kinakabahan ako. Huwag ho kayo magsasalita ng ganyan. Pati ho ako kinakabahan. Pwede ba? Kung sakaling madisgrasya ako, huwag mo lang pababayaan si Ramona. Huwag ho kayo magsasalita ng ganyan. Kinakabahan ho ako eh. Tandaan na rin ang lola sa inyong mo. Hindi na niya kayang ipagtanggol si Ramona.
Ikaw lamang ang maaari kong asahan. Ikaw lamang.
Nakita namin ni Lolo Miguel. Binaw ng mga taong lumusob sa atin kagabi. Eh, bakit mo kinuha? Natitiyak ko naman na hindi sa kanila ito eh. Malaking halaga rin yan ah. Kailan mo kinuha? Kanina madaling araw, nung tulog ka pa. Ako, eh baka mag-imit sa pahin ng buhay natin. Hindi pa may nakaligtas kagabi? Paala na. Magagamit din naman natin to eh. Ura muna. Bakit? Nagasgas eh. Di na mo dumugo. Sabi ko naman sa'yo kung anong gagawa eh. Tuloy na sugatan ka. Eh, anong gagawin ko? Sabi ko sa'yo, maupo ko na lang, panoorin mo na lang ako eh. Palagay ko na gutom ka na, no? Bakit? Ikaw ba? Hindi. Kaya, diyan ka na muna. Saan ka pupunta? Maghahanap lang ako makakain. Naiwanan mo ko? Marami yata ng hayop dito. O ito, huwag may lumapit sa'yo, sibatin mo. Sumigaw ka lang. Sirap nito ah. Ano to, manok? Hindi raw. Eh bakit lasang manok? Alam ko na. Manok labuyo ito, no? Kaya lasang manok yan, kasi manok din kinakain yan. Ano to? Huwag ka na magtatanong. Kumain ka na kumain. Nasa gubat tayo, ah. Huwag mo sabihing unggoy to. Hindi naman ako marunong umakit ng puno. Paano ako makakahuli ng unggoy? Sa lupa ko nakuha yan. Sa lupa? Lungga. Payawa? Ayaw nga namin nag-ilahan eh. Hindi ka kapit, akala niya pwede siya sa akin. Ramona?
kung kailan kukuha nun. Nasaan? Kanina pa tayo ah. Saan ba tayo talaga? Malayo pa ba? Malayo, pare. Sa impyerno. Bakit? Ayaw mo na ba sa langit? Sawa ka na ba? Pwede bang pagsawaan yun? Nabulilyaso lang ako nitong uli. Akalain mo, dati, pa-single-single lang. Ngayon, gusto. Long playing na. Pa-kontra-kontrata pa. Kasal? Sino? Si Chana? Siya nga. Ano ko? Ututo. Pasasabit. Kung mabilis siyang humabol, mas mabilis akong tumakbo. Puro takbo na lang bang gagawin mo, pare? Puro hit and run. Kailan ka ba tatahimik? Kailan ba mauubos ang mga anghel? Sa'yo, walang pagkaubos. Sobrang hilig mo eh. Pati mga matrona. Pare, ayoko na sa mga loose thread. Ayoko na sa mga amoy lupa. Gusto ko naman yung amoy pinipig. Nadali mo, pare. Nadali mo. Baka yan na. Siguro si Kuya na yan. Magandang umaga po, senyorito. Oh, Ma'am Fidel, kumusta? Mabuti po. Natalanta na naman kayo. Lalo na ikaw. Mama! Oh. Kanina ka pa namin hinihintay. Ano ba nang... May konting problema, Mama. Saan pa ba ako tatakbo kundi dito? Siya nga pala, patalik kong kaibigan, si George. Kumusta po kayo? Mabuti. Si Papa, Mama. Si June nga pala. Ah. Oh, June! Kuya! Kumusta ka na? Ikaw, magaling ka na ba? Ito, okay na. Eh, tumayo ka na riyan. Baka mauhili ka pa riyan. Tuluyan ka malumpo. Ikaw naman kasi, papasok ka sa gulo, hindi mo naman kaya. Eh, sino ba ginagaya ng kapatid mo? Di ba ikaw? Ako na naman ba ang sisisiin nyo? Eh, bilib na bilib sa'yong gagong yan eh. Ewan ko kung bakit. Papa, hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin ako kilala? Iho, Paco, tama na yan. Papa, kapag ginusto ko, ginagawa ko. Kapag nagawa ko naman, kahit na anumang katarantaduan na mangyari, pinaninindigan ko. Ganun lang kasimple yun. Eh, diyan ka naman magaling eh. Sa paggawa ng atraso, oras na magipit ka. Saan ka tumatakbo? Saan?
Ano ba naman? Sabi ng tama na yan eh. Edgar anak, kain na tayo. Naghihintay na ang pagkain eh. Let's go. Kain na tayo. Oh, pare. May natipuhan ka na ba? Wala, pare. Talo. Malayo ka pa lang eh. Amoy suka na. Si Carol okay yun ah. Kung lasing ka. Hindi ba? Pero sa palagay ko, pare, maluluwag na ang tornilyo niyan. Loose thread na. Si Tess, available yon. At saka mabait yun, pare. Umiiri! Paano mo nalaman? Nanggaling na sa'yo, ginamit mo na, no? Tinanti ko lang. Bumigay eh. Pinlansya ko. Pero alam mo, pare, kahit na sa probinsya na tayo, palagay ko wala na tayong makagip na amoy pinipig. Pangarap yon. Ang ano? Doon sa Elia? Bakit? Uso pa ba rito yan? Hindi, pero malay mo. Baka may naliligaw pa rin. At saka ang gusto ko, hindi lang amoy pinipig. Gusto ko yung bagong bayo. Yung bagong bayo. Ang bango nun, pare. Ubod ng bango. Kau talagang tao ka? Ano ba ang gusto mong mangyari? Bakit ako sinisisi mo? Hindi ba't ikaw nagpahaba ng sungay ng anak mo? Ikaw ang nag-spoil sa kanya. Bawat tingin ibigay. Sob-sob ang ulo mo sa bawat kapritso niya. Kaya ayun, lumaki ng walang direksyon ang buhay niya. Pati mga bisyo niya, kinusinti mo. Kaya naging sutil. Naging walang ya. Sobra ka naman! Anong kung walang ya ang sinasabi mo? Naku, marami. Yung paglustay ng pera na hindi niya pinagtaguran. Lahat yata ng bisyo nasa kanya. Sugal, alak, babae. Naku, lalo na yung babae. Parang asong gutom. Ilan na bang kaso inabot yan? Eh, kasalanan mo eh. Bakit mong pinatira sa Maynila? Siguro na barkada. Nakita mo ba yung bagong barkada niya? Yung George? Tipong hindi pa uhuli ng buhay yun ah. Bakit? Ikaw, matino? Siya nga pala, pare. Sino na nga ba yung nakadisgrasya kay Jun? Hindi raw niya kilala. Napag-tripan ang barkada niya. Ayun, siya nasaksak. Buti ka mo, hindi siya napuruhan. Paano yan, pare? Wala bang gante? Wala bang buwelta? Anong wala? Oras na mahagip ko hayop na yon. Burado dito sa mundo yon. Dapat. Pero nasabi ba sa iyo ni Jun kung ano yung itsura? Kasing edad daw niya eh. Patangkad. Mestizo. Pero pare, malabo na yon eh. Huwag na natin problemahin yon. May babae. Ang ganda. Oo. Batang-bata. Oh, bakit may lalaki? Anong ginagawa dito niyan? Ba't nandito yan? Malas mo, pare. Natangay na. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Kasing edad ko, mistiso, guwapo. Pero biglang nawala, na parang bula. Tumakas. Nagtago.
Sinabi ko na naman sa inyo, hindi ba? Ako ang nagsimula. Ako ang nag-umpisa ng gulo. Anong pangalan? Anong pangalan? Eh, hindi ko na matandaan eh. Pare, yun na nga siguro nakadisgrasya sa kapatid mo. Ano naman ang gagawin sa gubat nun? Kundi magtago? Pag natsa ko, na siya nga, doon ko siya mismo ibabaon si pinagtataguan niya. Eh, mabae. Natural, pare. Babalikan natin. Kukunin natin. Di ba yun yung babae nakita natin naliligo sa falls, pare? Yun nga. Bata talaga, no? Yan ang amoy pinipig. Sa tingin mo kaya sila rin yung mga taong dumating dito kahapon? Palagi ko nga eh. Umalis na kaya tayo dito. Saan naman tayo lilipat? Saan tayo pupunta? Siya nga naman. Saan mo siya dadalhin? Siya nga pala si Edgar. Anak ni Doña Beatriz at ni Don Paco Monzon ng Santa Ines. Alam niyo na sa loob kayo ng gubat. Puno na mababangis na hayop dito. Punong-puno ng mga ahas at saka anong ginagawa niyo sa ganitong lugar? Dito ba kayo nakatira? Nasunog ko yung tinitira namin, kaya... Siya ang kinakausap ko. Ano mo ba siya? Wala ho. Wala pala eh. Bakit ka narito? Siguro wanted yan. Kaya nagtatago rito. Siguro nga, no? Wanted ka. May atraso ka. Kaya ka naglulungga rito. Eh, ano ba talagang kailangan nyo? Pasensya ka na. Meron lang kasi kami inahanap. Yung taong nakadisgrasya sa kapatid ko. Malinis ang layunin sa'yo ng kaibigan ko. Alam mo, nung una ka palang niya makita, inibig ka na. Binata siya. Mayaman. Pinakamayaman sa buong Santa Ines. Ngayon, masasama ka sa kanya. Isang heredero ang mapapangasawa mo. Aalis na kami. Pero babalik kami. Babalik kami para kunin ka.
Bonito? Anong ginagawa mo dyan? Beatrice, kahit anong dasal mo, hindi natutuwid ang utak ng anak mo. Tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Ikot ka ng ikot dyan, para kang pusang di mapanak. At ikaw? Anong klase kang ama? Kampanting-kampanti ka pa ng pagkakaupo mo dyan. May magagawa pa ba tayo? Di ba ikaw ang konsentidora? Di ba bawat kapritso ng anak mo, sinusunod mo? Pabayaan mo siya. Palagay ko, ulol na ulol niya ang anak mo sa babaeng yan. Payag ka, kahit alam mong galing siya sa gubat. Nakita mo ba itsura niya kanina nang dumating? Naglilimahin. At ang lansa ng amoy. Parang baboy damo. Beatrice,
ang anak mo ang kausapin mo. Huwag ako. May mangyayari pa ba? Kahit kumontra tayo, ang anak mo pa rin ang masusunod. Kaya mabuti pa, maupo ka lang dyan at tumahimik ka. Magandang gabi po. May kailangan ba kayo, Mang Fidel? Kung wala na po kayo ipag-uutos, ipapasok ko na po ang mga sasakyan sa loob ng garahe. Kakailanganin pa kita mamaya. Tulungan mo si Dora maghanda ng hapunan. Opo. Hindi ka pa pala nagbibisa. Palitan mo na yung suot mo. Alam mo ako namili ng mga yan. Mukhang nahihiya ka pa, no? Hindi bale. Pamaya na. Aayusan ka muna ni Raquel. Raquel? Po? Raquel, pagandahin mo pa siya lalo, ha? Para sa hapunan mamaya. Opo, Mr. Monson. Pagandahin mo siya ng gusto. At akong bahala sa'yo. Kailan ba talaga ang kasal? Biglaan ito, Mama. Biglaan. Ah, Mang Fidel. Gusto kong ihanda niyo yung yate at ipapasyal ko si Ramona. Opo, senyorito. At siyempre, gagamitin ko rin sa honeymoon. Ayusin niyo kaagad, ha? Ramona? Dinalang kita na mainom. Nakakapanggigil, ano, ha? Uminom ka muna. Hindi ka sanay, ano? Kanina ko pa nga akong iniisip, eh. Anong ginagawa ko dito? Dahil hindi ito ang daigdig mo, Ramona. Magkaiba kayo ng daigdig ni Edgar. Hindi mo pa alam ang tunay niyang pagkatao. Ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa aking anak, kay Edgar. Bakit po? Pinagsamantalahan niya ang kabataan ng aking anak. Pinaasa niya. Pagkatapos niya makuha ang kanyang gusto, parang basahang pinandirihan. Nasisiguro kong hindi mo pa alam to. Tagilid ang utak niya si Edgar. Sira ang ulo niya. Bago ba yung pinipig? Kakaingit ka talaga, boss. Ano? Gusto mo dumobol sa akin? Pag nagsawa ka na, boss. Nasa gubat tayo, ah. Huwag mo sabihing unggoy to. Hindi naman ako marunong umakit ng puno. Paano ako makakahuli ng unggoy? Sa lupa ako nakuha yan. Sa lupa? Lungga. Bayawak? Tagal nga namin nag-ilahan, eh.
Hindi kapit, akala niya pwede sa akin. Thank you.
Patay ko kayo! Patay ko kayo! Patay ko kayo! Huwag na sanang matapos ang gabing ito. Wala na sanang bukas. Dahil gulo na naman. Tiyak, babalikan ka ni Edgar. Pigilin natin ang umaga. Natutunan ko kay Lolo Miguel. Pati yung mga ibang kinis ako, sa kanya ko rin natutunan. Puro mga bitag na lang bang ipanlalaban natin sa kanila? Puro mga dibaril yun, ah. Dito nga tayo nakakalamang, eh. Hindi nila alam na may mga bitag na naghihintay sa kanila. Mabuti pa kaya, magtago na lang tayo. Saan? Kahit sa naman tayo magtago dito, makikita nila tayo, eh. Dito may laban tayo. Ipag-asa pa tayo makaligtas. Makaligtas man tayo. Saan naman tayo pupunta? Saan nga? Saan? Bahala na. Mali natin makita tayo isang lugar na ganito rin. Sana nga. Yung tahimik. Walang gulo. Kung maaari lang, yung malayo sa tao. Diyan sila. George! Huh?
Tandaan mo pa ba ako? Akala mo siguro napatay mo ako, no? Hindi naman ako nag-umpisa ng gulo, eh. Di ba ikaw at mga barkada mo? Pinagtulungan niyo lang ako, kaya ako napilitan lumaban, eh. Tsaka hindi ko naman alam kung ano atraso ko sa inyo, eh. Di ba nakatuwaan niyo lang ako? Ano kasalanan ko? John! Malaki atraso sa inyan! Munti ka na mapatay niyan! Barilin mo na! Kumanti ka! Barilin mo na! John, ano ba hinihintay mo? Barilin mo na!
Masabugin mo na ang bungo ng hayop na yan! Pag! John! Patay mo na! Patay mo na! Sige na, umalis na kayo. Wala akong pakialam kung saan kayo pumunta. Huwag lang kayo bumalik sa Santa Ynez. Hindi pa kayo ligtas kay Kuya ron. Sige na, umalis na kayo. Such loneliness, even if I was always alone, until I met the girl who struck my heart. Don't know what she did to me, cause she's always sailing in my mind. In reality, she keeps ignoring me. I wish I could forever gaze into your eyes and hold you tight, keep you safe and always make you smile. Sing you a lullaby until you sleep inside my arm. My heart is yours even if you won't love me.